Tinuldukan na ng current Taipans ang 4 winning streak ng Adelaide 36ers, nagpakampante masyadong Adelaide. Sa katatapos na laban ng Adelaide 36ers kontra dito sa Taipans, halos dikit lang mga idol ang laban. Nagtapos ang game sa score na 86-83. Leading scorer dito mga idol si Antonius Cleveland, kumana siya ng 16 points, 4 rebounds, 3 assists at 1 block with 33 minutes playing time. Si Kai Sotto naman mga idol ay nasa line na pa rin ng first 5. Take advantage mga idol ang big man sa height, umatake agad sa early game ang big man. Great impact mga idol sa opening frame ang nagawa ni Kai. 6 points agad para sa opening ng frame. Samantalang sa pangalawang paglalaro naman ng kanilang bagong import, malaking impact din para sa team ng Adelaide 36ers ang nagawa ni Ian Clark, hitting the 3 beyond the arc dahilan ng kalamangan ng Adelaide 14-7 points. Balik gameplay ulit mga idol ang kanilang captain na si Mitch McCarron. Kumamada siya ng 6 points, 5 rebounds, 5 assists at 1 block sa loob ng 25 minutes playing time. 6th month rotation na naman mga idol ang ginawa ni CG Bruton. Back to average of 10 minutes playing time na naman si Kai Sotto. Di yata umubra ang lucky charm ni CG Bruton. Ang Adelaide ay may 31 out of 67 field goals sa 3-point shooting naman. Meron silang 10 out of 24 attempt. Isa sa dahilan ng pagkatalo ng Adelaide ang marami nilang turnover, 18, may 22 foul. Sa pahayag ni CG Bruton, naglaro ang Adelaide para di matalo, which is tama nga naman mga idol. Pero kapansin-pansin lang mga idol, nagpakampante ang Adelaide sa 4th quarter. Tambak ang kalaban pagkatapos ng 3rd quarter. At isa pa dyan mga idol, 6th month rotation lang ang nangyari at limitado ang playing time ni Kai Sotto. Unlike kay DJ, babad siya sa loob ng court even though nasa bench na siya ngayon. Kumamada siya ng 11 points, 3 rebounds at 2 assists sa loob ng 21 minutes playing time. Samantalang si Kai Sotto naman, kumamada siya ng 8 points, 4 rebounds sa maikling playing time, 12 minutes. Kung sa first quarter pa lang hinayaan at nagtiwala si CG Bruton kay Kai Sotto, at sure na mas malaki pa ang naging personal stats ni Kai Sotto sa larong yun. Una pa lang mga idol, nakuha na ni Kai ang rhythm at magandang momentum. Kaso nga lang, mas priority talaga mga idol ni CG Bruton ang kanilang mga import. Kaya naman nilabas na lang ni Coach Bruton si Kai Sotto. Ulit-ulit lang mga idol ang nangyari pagka-start ng season sa NBL. Masyadong pinagdadamutan itong si Kai Sotto. Bumabawi naman pag malapit na mag-end ng season at dun pa lang halos nabibigyan ng sabilitang mahabang playing time. Mas madidevelop sana itong si Kai Sotto kung nasa magandang team siya ngayon, yung may pagpapahalaga sa big man. Tila naging laruan na lang si Kai Sotto ni Coach CJ. Paano ba naman kasi mga idol, gagawin kang starter sa lineup pero limitado naman sa playing time. Kung nagustuhan mo ang mabilis ang update na to, please like, share, and subscribe mga idol.